election. Sa ilalim ba, General Okubo, na inyong leadership, ano bang tatahakin when it comes to anti-drug operation, yung gaya po ng dati na meron silang Opland double barrel, paano ba magiging approach po ninyo sa NCRPO? Opo, gusto ko pong sabihin sa inyo, Sir Johnson, ang approach namin dito ay tinatawag na Revitalized Police sa Barangay at inangkor po namin ito sa BIDA program ng aming SILG. Ito po yung pag-deploy namin ng mga platoon sa mga selected barangays na mataas ang drug affectation, and doon po ang mga RPSB namin ay mag-conduct ng need assessment surveys at alamin po ano yung mga pagkukulang ng mga komunidad, lalo na sa serbisyo ng ating gobyerno, livelihood, at i-coconnect namin ito sa mga tinatawag na stakeholders, ang LGU, NGAs, NGOs, or let's say yung Filipino-Chinese Chamber of Commerce, para ihatid po at may bigay yung mga pangailangan nilang training o serbisyo. And from that, tutulungan po rin namin at gabayan sila kung saan po sila makakuha ng trabaho. Yun po yung pinakamataas na objective namin para mabura na namin yung drug affectation sa barangay na yan. Sabi ho nila, General, marami ng mga barangay sa Metro Manila ang cleared sa drugs. Paano ba natin sasabihin na talagang cleared ng isang barangay against illegal drugs? Eh, may mga addict pa rin naman eh. Tama po kayo dyan, Sir Johnson. Ang problema po kasi sa drugs ay pabalik-balik lang. Nagkakaroon po tayo ng mga barangay drug clearing programs na dideclare na po natin cleared ito. Yung mga identified na drug users ay sumailalim na rin sa tinatawag na RWP o yung training sa wellness programs nila. Ang problema po kasi sa ating gobyerno ay pag na-clear na ay pinapabayaan natin. Pero dito po sa programa ating Revitalized Police sa Barangay, ang mga members po natin ng RPSB ay naka-immerse doon. Mm-hmm. Doon na po sila nakatira. At patuloy na gagabayan at i-maintain yung pagka-clear ng mga barangayan to ensure na hindi ito ma-recover at hindi ito ma-apektuhan uli, para patuloy na mag-assist sila sa mga pangailangan ng mga tao sa barangay na yan at ma-clear na tuloy-tuloy. Huwag po nating bitawan yung mga barangay na na-clear natin dahil pabalik-balik lang po yung ating problema. Kaya nga po ang aming RPSB ay mayroong tatlong misyon. Ang una pong misyon niyan ay to sustain the gains of the government, lalo na dito sa mga programs ng gobyerno tungkol po sa pag-clear ng mga barangays ng drug affectation. Ang pangalawa pong misyon nito ay prevent po yung resurgence ng drug-affected barangays. Ibig sabihin po, pag nawala po tayo sa mga barangay na yan, sigurado pong babalik uli yung activities dyan. Pero pag nandun po yung kapulisan, patuloy na gumagawa ng mga services doon, ma-prevent po natin yung resurgence na yan. And pangatlong pong mission ng ating RPSB ay to insulate the unaffected. Marami pa na mga hindi involved dyan sa mga communities. Yun po ang patuloy natin na gwardyahan at protektahan at turuan, educate sila sa kasamaang mga makarating sa kanila tungkol sa droga.